Noon sa April 8, bakit bawal tayong palabasin? Ito na yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito yung paghuhukom niya. Kaya pala kabilaan ng pangyayari ngayon sa ating mundo kasi ito na yung sign ng tinatawag ng solar eclipse. So panoorin nga natin to para mapaliwanagan tayo kung ano nga ba mayroon sa April 8, bakit ayaw tayong palabasin sa bahay. Ito ba'y delikado o hindi? Halika, panoorin natin. Parating na solar eclipse ay dito daw magaganap ang 3 days of darkness o isa sa senyales ng pagunaw na ng mundo. Nangangamba ang lahat dahil sa paparating na solar eclipse na magaganap nitong April 8, 2024 dahil kakaiba daw ito sa mga naganap ng solar eclipse. Ayon sa mga pag-aaral ay magiging historical ang eclipse na ito. Marami daw mga teorya na lumalabas na ito na daw ang simula ng katapusan ng mundo dahil ito ay ayon sa Revelation. Ngunit bago natin ito pag-usapan lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang solar eclipse. Ang solar eclipse ay nagaganap kapag ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng araw at ang ating mundo. Ang pangyayaring ito ay nagkakaroon ng anino sa ating mundo at lumilikha ng trail ang buwan. Ang trail na ito ay tinatawag na Path of Totality. At sa mga lugar na ito ay dito mo daw ma-experience yung total darkness kahit tanghaling tapat pa. Sa darating naman na eclipse, ang dadaanan nito ay ang Mexico, US at Canada. Normal lamang na magkaroon ng solar eclipse dito sa ating mundo. Ngunit ano nga ba ang kakaiba dito sa magaganap na solar eclipse ngayong April 8? Marami kasi ang mga historians na nire-relate daw ito sa Judgment Day. Marami kasi ang nakapansin na doon sa Path of Totality ay dito ang lugar na tinatawag na Nineveh. At ayon naman sa Biblia, ang Nineveh ay ang lugar kung saan pinapunta ng Diyos si Jonah upang balaan ang mga tao na magbago na daw sila kung hindi ay mararanasan nila ang puot ng Diyos. Nire-relate din nila ito sa Revelation kaya't marami ang natatakot dahil ito daw ay magsisilbing babala hindi lamang sa Amerika kundi pati sa buong mundo. Ang eclipse na ito ay malaking sinyales na malapit na daw magunaw ang mundo at dito din daw sa eclipse na to ay mararanasan ang 3 days of darkness. Ayon din kasi sa mga biblical prophecies, ang astronomical phenomena ay nagbabadya na warning signs kung kailan malapit na daw magunaw ang mundo. Ayon nga sa Joel chapter 2 verse 31 na sinasabi na ang solar eclipse ay isang warning sign kung saan malapit na daw ang pagdating ng Diyos sa ating mundo. Ngunit kahit anumang prediksyon at teorya ang gawin ng mga tao, ay tanging Panginoon lamang ang makakaalam kung kailan magugunaw ang mundo at wala tayong magagawa. Si Lord nang bahala sa akin dahil siya ang nakakaalam ng buhay natin at siya ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Siguro haka-haka lang siguro to ng mga tao, haka-haka lang siguro to ng mga scientists na para tayong takutin. Pero ihanda na natin yung ating sarili kasi sa ngayong panahon at sa kaguluhan ng ating mundo ngayon, parang ito na yung sign na parating ng parating na siguro yung paghuhukom ng Panginoon. Kaya nga, ang panalangin ko lang at ang akin ang dasal, magiging ano tayo sa ating mahal na Panginoon kasi kumbaga darating man ang paghuhukom niya is nakahanda na tayo. Siya nang bahala na sa atin. Siya ang nakakaalam kung kailan tayo kunin at siya rin ang nakakaalam sa lahat. Hindi yung maniniwala tayo sa mga haka-haka ng mga iba. Sa totoo lang, kaya nga ginawa ko tong video na to kasi talagang sobra. Dumadaan talaga to minuminuto sa aking Facebook page. Ano nga ba ang solar eclipse na yan? Bakit binabawal nilang pwedeng, hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng gumala? Anong bang mayroon dito? Kaya ngayon napanood nyo siguro yung video na sinasabi dyan. Ito'y kinuha ko rin doon sa kabilang apps, no? Para mapaliwanagan tayo kung anong ibig sabihin ng solar eclipse. At huwag kayong matakot yan, huwag kayong mabahala. Kasi alam nyo kung bakit? Si Lord na ang maggabay sa atin. Siya ang nakakaalam sa atin kung kailan siya darating sa mundong ito. So sana po maintindihan natin ang video na to. Kung ibig sabihin itong solar eclipse, pakishare, like, and comment at mention na lang sa aking mga video para po maikalat itong mga video na to. At thank you so much dyan sa panonood nyo ng aking mga video. Huwag nyo pong kalimutan, share, like, comment, and mention. Thank you so much and God bless sa inyo lahat.